kamakailan lamang ay muli na namang nangamba ang maraming mga Pilipino dahil sa maaari di umanong lumubog ng tuluyan ang ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayon sa naging pag-aaral ng New Jersey-based Science Organization Climate Central, mayroong mga lugar sa bansa na mayroong posibilidad na lumubog at hindi na muling makita pa. Ang pangyayaring ito ay resulta ng patuloy na pagtaas ng sea level, pagtaas ng temperatura ng ating mundo at ang carbon dioxide emission. Sa huli, ang siyang dahilan kung kaya naman natutunaw ang mga glacier o malalaking tipak ng yelo na nagiging dahilan ng pagtaas ng sea level. Ating alamin kung mapapasama ang inyong lugar sa mga sumusunod. Narito ang 10 lugar sa Pilipinas na maaaring maglaho sa taong 2050. Pero bago yan, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa mga ganitong klaseng video. Then, Manila City. Madaling lumubog sa tubig ang kabisera ng Pilipinas patay sa inilabas ng pananaliksik at pag-aaral ng Geophysical Center. Ang sabi sa ulat na nakakaalarma ang 2 cm rate ng paglubog kada taon mula 2015. Sa kanilang pag-aaral ay nakita nila na kabilang ang lungsod ng Maynila sa isa sa mga lumulubog na lungsod sa mundo. Narito ang inilabas na map simulation ng mga eksperto na nagpapakita ng kahihinatnan ng Maynila sa taong 2050. Ipinapakita rin dito ang mga particular na lugar sa Maynila na maaring lumubog sa darating na dekada, lalo na ang mga mababang lugar sa lungsod. 9. Bulacan. Ayon sa pag-aaral, kasama ang probinsya ng Bulacan sa unti-unting lumulubog at maaring tuluyang lumubog sa tubig sa susunod na mga dekada. Dagdag pa rito, ang sunod-sunod na reclamation sa lugar ay nagpapalala sa sitwasyon. Makikita sa mapang mga lugar sa lalawigan na mas maaapektuhan ng pagtaas ng tubig sa hinaharap. Kabilang ang Hagonoy, Masantol, Paombong at iba pa. 8. Cebu City. Ang Cebu City ay isang commercial center city sa Visayas Region na kasama sa mga lumulubog na lugar sa bansa. Ang mga lugar ng Mandaue, Mabolo, Tipolo at iba pang lugar lalo na ang mga coastal areas ay nanganganib na lumubog sa taong 2050 patay sa pag-aaral. 7. Olongapo City. Isa sa mga maunlad na lungsod na matatagpuan sa lalawigan ng Zambales na kilala rin bilang Zubic Bay Port. Kabilang ang Olongapo City sa mga nanganganib na malulubog sa tubig pagdating ng panahon. Ayon sa inilabas na simulation map, makikita ang mga lugar na prone na nasabing pagtaas ng level ng dagat sa lugar. 6. Rojas City. Ayon sa mga eksperto, kabilang ang seafood capital ng Pilipinas, ang Rojas City, sa mga lugar na posibleng malubog sa tubig sa mga susunod na taon. Makikita sa projection map ang malaking kulay pula na nangangahulugang prone sa pagtaas ng tubig sa lugar. 5. Zamboanga City. Ang lungsod na matatagpuan sa peninsula ng Zamboanga ay tinatayang may humigit-kumulang 1 milyong tao na naninirahan sa lugar. Ang lungsod na ito ay makakaranas din ng pagtaas ng tubig sa taong 2050. Narito ang map projection na inilabas ng mga eksperto. 4. Iloilo City. Ang lungsod na ito ay kilala sa mga makasaysayang simbahan at matatagpuan sa isla ng Panay. Tahanan ng 500,000 katao batay sa 2020 census. Sa hinaharap, maapektuhan din ang Iloilo City dahil sa malawakang pagtaas ng tubig sa nasabing lugar. Dito makikita ang prone areas sa lungsod. 3. Butuan City. Ito ay matatagpuan sa Agusan del Norte na kilala sa mga produktong ginto. Tahanan ng humigit-kumulang
300,000 katao. Ayon sa projection sea level map, ang lungsod ng Butuan ay isa sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng level ng dagat sa mga lugar. 2. Cagayan de Oro City. Isa rin sa highly urbanized city na matatagpuan sa Mindanao na nasa Misamis Oriental. Batay sa ulat, isang CDO ang nakakaranas ng unti-unting pagtaas ng sea level at maaring lumubog ang ibang lugar sa taong 2050. Narito ang projection ng siyudad sa darating na dekada. One, Iligan City. Ang Iligan City na kilala bilang Majestic Waterfalls ay napasama sa mga lugar o lungsod na kabilang sa pagtaas ng sea level sa lugar. Ayon sa inilabas na projections, ang Iligan City ay may matinding epekto sa climate change. Dito makikita sa projection map ang lagay ng sea level by the year 2050. Marami ng mga kalamidad at sakuna ang naranasan natin nitong mga nagdaang taon. At talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba na palagi nating nararamdaman sa tuwing sasapit na naman ang mga ganitong pangyayari. Wala namang nakakaalam kung talagang mangyayari ito, ngunit kailangan nating pangalagaan ang mundo upang hindi natuluyang humantong sa mga ganitong pangyayari sa hinaharap.